another day here at Linda's Home. And for today's episode po is about tips po para sa pagpaparami po ng mga sisiw. Po sa lahat, ito pong video to is based po sa experience namin. Almost 3 years namin pagmamanukan. So ito po yung nakikita namin sigurong suggestions na may bibigay po namin kasi yun po yung nag-work po sa amin. Watch until the end of the video para malaman nyo po lahat ng tips bibigay po namin sa inyo. So ito po, naglista po ako ng 4 main tips sa pagpaparami po ng sisiw. Nasa lahat yung hatchery o yung pagpapapisa. I think, hindi po lahat kasi mayroon pong breeders. So, katulad po namin, nag-start po kami. Wala kaming breeder. So, nag-start kami sa native manok lang po talaga kami. May idea or may kaalaman about po sa pagpaparami ng manok. So, kala namin, pagka-itlog, pisa, ganun na. Sariling, ano, may kanya-kanya na po. Mabubuhay natin lahat yan. So, hindi pala po ganun. Kung meron po kayong native, tapos nagbabala kayo magkaroon ng heritage chickens, is hencubator. So, hencubator po, yung native na babae, siya po ang maglilimlim ng itlog ng mga heritage chicken eggs. Kanyari, lay na yung mga black astrolope nyo, tapos meron kayong native na nagsabay sila mag-lay, pwede nyo po i-switch yun. So, ang kakainin nyo is native eggs, tapos ang papalimliman nyo dun sa inahin is yung heritage egg. So, another thing is yung DIY incubator. So, na-experience din po namin. Marami pala kaming na-experience talaga. Pero, ang DIY incubator po is pwede kayong gumawa from cardboard box na lalagyan nyo ng ilaw, tapos dun yung papapisain, tapos manually rotate nyo yung egg every 6-12-6. So, yung isang option naman na napapanood namin madalas is ginagamit naman nila po ay ang styrofoam, yung paglalagyan ng mga ice candy. Yun, binubutasan din nila. Same din, same process. Pero ang kinaganda lang po kasi sa ng styrofoam is mas maganda yung init nung dun sa loob ng styrofoam. At yung isa po, nag-invest po kami sa incubator, which is yun po, I think, yung pinaka-best option. Meron kayong budget, pwede po kayong bumili ng incubator. So, thank you pala po kay Sir Rio Green Farm. Sa yung pa rin po yung ginagamit namin incubator. Kung nasuggest yung incubator, katulad po namin na wala ring breeder, sa amin yung incubator, pero yung fertile egg is binili po namin sa ibang nagmamanok din po. Which is okay lang naman po siya. Just make sure po na ganda po yung parent stock nila. Tanungin nyo din po kung magkakapatid po ba yung parent stock nila. Kasi usually, if po magkakapatid, nagiging inbreeding po yung nangyayari. So, napangit din po yung sisiw kasi nataas din po yung mortality nila. Pero thankful naman po, napeste lang po kasi talaga kami. Pero thankful po kami, may natira po kaming mga manok na pwede pong ipang breed. Ipapakita ko rin po mamaya sa inyo. Fertile eggs is napahatch po namin siya, tapos maganda naman po yung hatch rate niya. Unfortunately po, after po namin ipahatch yung mga breeder namin niya yun, bumili po ulit kami ng fertile eggs naman ng Deckled Brown. Kasi Deckled Brown, maganda po ang produce talaga ng Deckled Brown. So malaki talaga yung itlog niya eh. Pero maganda po yung itsura ng mga parent stock. Hindi lang po nasabi sa amin na magkakapatid po kasi out of 50 eggs po, parang 15 lang yung napapisa namin. So, yung pagkapapisa, mayroong mga sisiw doon na hindi align yung mata, banlag. Duling, parang nakadikit yung mata nila dito sa may beak nila. So, pangit din po yung naging result. So, sabi ni Daddy, baka daw inbreeding yun or magkakapatid yung mga parent stock tong Deckled Brown. So, ayun po. Just to make sure na maganda yung pagbibilhan nyo ng egg or fertile egg, always ask. Moving on po, so tapos na tayo doon sa hatchery or yung pagpapapisaan. Meron po tayong second is yung brooding area, which is papakita ko sample kasi may napisa kaming sisiw. Panoorin nyo po ito. Ipiprep na natin yung paglilipatan po ng mga chicks. So, meron ako dito yung tubig. Also, Bio One. So, good for 1 month old ata po ito. So, ayan. Tapat ng bulb. So,
Ito na po yung magiging brooding area nila. Nilipat natin. So ayan, napanood nyo na yun, nilipat ko yung mga sisiw dun sa brooding namin. So yung brooding namin po is, kung makikita nyo, napansin nyo, close talaga po siya, tas may butas lang po na maliliit. Kasi na po, na-experience namin sa saso, ang pangit po kasi ng brooding namin, namatay din po sila. So pinakamahalaga pong parte ng sisiw, yung first week po nung chicks. So ilaw namin is, ang suggest po ni doktora, si doktora po is si, yung sa DA po, nag-seminar po kasi kami online nun sa YouTube. Sabi po ni doktora kasi, 1 watt is 1 chick. Po naman na napapisa namin is 21, so 25 watts lang po yung ginamit namin ilaw sa loob. So, pwede po kayong sa brooding area, na-experience din po namin maggawa na lang ng brooding out of kahon po ulit. So, nilagyan namin ng ilaw, nilagyan namin ng nandun sila nagpapalaki after 1 week, ganun po. Meron din naman po yung fireless brooding technique na which is nagagawa din po namin dun sa brooding namin. Kasi ang nangyayari po dun sa brooding namin, hindi po kasi siya, ang init po kasi pag summer, tapos gantong panahon mainit. Mainit na rin po yung loob. So ang tendency po, pinapatay namin yung ilaw sa umaga, sa gabi na lang po namin binubuksan. Na-try din namin gawin is yung kasama po ang inahin. Ang ginagawa naman po ni daddy noon, kinukulong po kasama yung nanay, kasama ng chicks. Kasi po pag rainy season, kung saan-saan po kasi nagkakalat yung mga nanay. So ang tendency po, nababasa po yung sisiw, namamatay po sila kasi nilalamig. Ang ginagawa po ni daddy, kinukuha po yung inahin sa gabi, tapos sinasama po yung mga sisiw. Kinukulong, matrabaho po siya, pero worth it naman kasi kaysa po mamatay yung sisiw na nilimliman, di sayang lang din. Iisama nyo na lang din po. So yun po yung nasa brooding, ma-suggest or tips po namin. Hardening naman po, ipapakita ko sa inyo din kung anong ginawa namin sa hardening kasi medyo binago namin. So kung makikita nyo, hindi po siya, wala po siyang ilaw sa gabi. Kasi mainit na po yung tolda dyan eh, mainit po ang panahon. Kapag mainit ang panahon, nainit din po yung loob gawa po ng tolda. So parang sinisip-sip niya. Ngayon, yung tolda po yun, yun po yung nagiging heating ano nila. So, ang nangyayari po dun sa mga sisiw is nainitan po sila pagdating ng umaga. Ito pong mga sisiw na to is, ito po yung mga 4 batches po namin na chicks. Sila po yung mga unang batches na napapisa po namin nung nag-start na po kami mag-breeder na chicken. Tapos, bakunahan nyo po ng B1-B1 Lasota. After po mabakunahan ng B1-B1 Lasota, pwede nyo na po silang palabasin o ipa-free range sa inyong bakuran. Ang last po is yung breeder. Pag-produce kami ng... So, pero ang masaklap lang po is yung mga kapatid po naging kasabayan po nila is namatay din po sa dahil po sa peste. So, ito pong mga breeder namin, kung makikita nyo, meron pong RIR, tapos ang lalaki namin ay BPR, tapos ang makikita nyo, meron din dominant blue, may dominant black. Crossbreed po siya kasi kung yung kapatid po ng mga dominant blue ang inalagay namin dito, hindi po maaari, inbreeding po siya. So, PBR po ang nilagay namin. And good naman po siya, good yung outcome kasi ibang kasabay po nilang pumisa itong mga fertile eggs, pero ibang
iba po yung pinagbilhan namin ng Fertile at ng BPR. Yun na po lahat ng tips na may bibigay po namin. Sana po makatulong po ito sa inyo sa pagpaparami po ng CCU sa backyard nyo. May question po kayo, mag-comment lang po kayo. At tatry po namin yung best namin na sagutin po based po doon sa experience po namin. And ayun po, thank you so much po sa mga patuloy na nanonood sa amin. Please don't forget to like and subscribe po. Also, click the tiny bell beside it para po ma-notify kayo if meron po tayong mga bagong videos. Thank you so much po. Bye!